So
last Sunday, dito natin yung good story to tell. Tayo po ay dapat nagpo-proclama tungkol sa mabuting balita ni Jesus. Bagong pag-asa, Panginoon, na aming pong inaharap.
Patuloy, Panginoon, ang panatagaan ng aming mga puso. Panatagaan, Panginoon, ang aming pananampalataya. Patuloy, O Diyos, pagsamba at papuri namin, Panginoon, para sa inyo. Kami po'y nagagalak, O Diyos, na lumapit, Panginoon, sa mga presensya, na meron pong kababahang loob. Patuloy, O Diyos, na tumitingin, Panginoon, sa inyong kabanalan, tumitingin, Panginoon, sa inyong katakayaan. Kaya tanggap po namin sa aming mga sarili na kami po'y marupok, nahina, patuloy, magkakaroon, nakasala, hindi, Panginoon, naging harapan dapat sa inyong harapan. Ngunit maraming salamat, Panginoon, dahil sa inyong pangako, tuloy, Panginoon, na binumos na pag-ibig sa amin. Kami po ay naririto, kami po ay nakasamba, kami po ay nakalapit, kami po ay nakapagbigay pagpupuri. Ano naman, Panginoon, yung mga bagay na meron po kami. Maraming salamat, Lord. Lahat na meron po kami ngayon na nasa amin. Alam po namin, O Diyos, ito'y lahat galing po sa inyo. Ni isa, Panginoon, wala po galing sa amin sa inyo. Tapos lahat, meron po kami panagan, parunungan, estado, mayamanan, putin mo, Lord, lahat-lahat sa amin, pinagmumula sa inyo. Kaya po, Panginoon, sa lahat ng aming buhay, nagkakatiwala po namin ito sa inyo. Wala po kami magagawa, Panginoon. Ito ang makikita ng aming sarili. So, Lord, magagawa po namin. Depende, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Depende sa inyong kalakasan. Depende, Panginoon, sa inyong kalooban na ipapagawa sa amin. Kaya, Panginoon, kapag po'y malapit sa inyo, hinihingi ng awa. Patuloy, tulungan niyo po kami, O Diyos, na mapatid po namin ang aming nais niyo rin. Inyong kalooban, Panginoon, na ipapatid po namin. Dahil kung kami po ay independent sa aming sarili, Panginoon, na po namin na ito'y ipagkakamati. Kaya po, O Diyos, hindi po yung mga makaawa, Panginoon. Patuloy, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Pakunawa, Panginoon, upang pagkabit po namin ang iyong kalooban. Upang sa ganung Lord, tuloy kami lakad na makiwasay, mayapa, sa nais po ninyo. Lord, dalangin po namin, bawat isa po sa amin, alam niyo po, Panginoon, ang aming mga personal, ang aming daan, po ang aming mga personal na nararamdaman, kita niyo po yung aming mga puso. Lord, ano man ang aming mga kahilingan sa inyong harapan, kayo po ang patuloy, Panginoon, nagbigay tugon, unawa. Dalangin din po namin, O Diyos, yung aming mga kalusugan. Ano man, Panginoon, yung aming mga estado ng aming pisikal na pangangatawan, kayo po ang nakakaalam nito. Kayo po yung aming Creator, Lord. Alam niyo po yung bawat detalye ng aming katawan. Alam niyo rin, Panginoon. Kaya po, O Diyos, bigyan niyo po kami patuloy na lakas, patuloy na kagalingan sa aming mga nakaramdaman upang patuloy pa po kami maapaglingkod sa inyo. Mabigay po namin yung nalalapit po namin lakas na buhay para sa inyo. Lord, alam po namin na makamtaman namin lahat na meron dito sa mundong ito, hindi naman po namin makamtan. Pangako ninyo, buhay na walang hanggan, lahat po ay walang kabuluhan. Kaya po, O Diyos, madalangin po kami patuloy na maging panatag po ang aming mga puso at isipan sa mga bagay nais ninyo, di po sa mga bagay, Panginoon, na nakikita po namin.
Kaya dalangin din po namin ang bawat isa, bawat relasyon ng bawat isa sa kanilang mga pamilya, relasyon ng bawat isa sa kanilang mga nakasalamuha araw-araw. Patuloy, O Diyos, gamitin niyo po kami, Panginoon, upang daluyan, Panginoon, ang iyong biyaya para sa bawat isa po sa amin. Ganun din po, Lord, dun sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na dumaranas din po mga kapighatian, problema sa kalusugan, Lord. Di po siyang nakakabatid, Panginoon. Abutin niyo po sila. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang gumamit po sa amin upang mabatid din po at madala, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, para sa kanila. Patuloy, palakas ang kanilang mga pananampalataya sa pamamagitan po ng bawat isa po sa amin. Lord, dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na nagsisipag-aral, na trabaho, nasa ibang lugar, Panginoon. Kayo na po siyang bahal at pinagkakatiwala namin sila sa inyo. Di man namin sila nakasama madalas, di man namin nakikita ang kanilang mga ginagawa. Ngunit kayo, Panginoon, nakababatid niyo po ito. Nakikita po ninyo. Kaya po, pinagkakatiwala namin sila sa inyo, Panginoon, mula sa kibuturan ng aming mga puso. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang patuloy na hari na aming kinikilala, patuloy na tagapagligtas, patuloy na Diyos, Panginoon, na kumikilos sa bawat isa po sa amin. Patuloy na nagpo-provide, nagsusustain ng aming mga pangangailangan. Patuloy na nagpo-provide ng buhay para sa amin. Kaya po, ang mga panalangin po namin na meron po kami sa aming mga puso, naniniwala kami, Panginoon, na ito po'y nababatid ninyo, patuloy, Panginoon, dinggin. Dalangin din po namin ang aming iglesia, Panginoon, mula sa aming pastor, sa aming mga board of trustees, sa mga member, Panginoon, kayo po ang patuloy na kumilos, Lord. Kayo po ang maging sentro, maging lakas, maging dunong, Panginoon, ng aming samahan, iglesia, na binuunin niyo, Panginoon, na kayo po ang dahilan kung bakit meron po ito. Tulungan niyo po kami sa bawat desisyon, sa bawat aral, Panginoon, na aming mga pagsasalusaluhan, salita, Panginoon, na aming maririnig. Salamat po, dahil nagtitiwala po kami, lahat ito ay nanggagaling sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa aming church planning na natapos at naganap. Lord, dalangin po namin na kayo siyang magpapaganap nito, Panginoon. Kayo po ang kikilos sa aming kalagitnaan. Kayo po ang mangunguna, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Nagkakatiwala po namin na bawat detalye ng aming mga napag-usapan na plano, Panginoon, dahil alam po namin na kayo po yung aming nasa kalagitnaan. Ganun din po, dalangin din po namin, Ama, ang gobyerno, Panginoon, meron po kami ngayon sa aming bansang Pilipinas. Nakikita niyo po, Panginoon, yung mga malabas, mga sigalot, Panginoon, malabas, Panginoon, mga korupsyon, malabas na mga negatibo, Lord, palakad sa kanilang mga pangunguna. Ngunit, Ama, kami po ay nagtitiwala na kayo po yung Diyos. Po ay nakakaalam na makakabuti po sa amin. Alam po namin may mga negatibong nakikita kami, Panginoon. Ngunit sa likod nito, Lord, kayo po ang siya nakakabatid na magandang mangyayari para sa amin. Magandang plano para sa aming bansa. Higit sa lahat, Lord, magandang plano sa bawat isa na wala nang ibang inaasahan, kundi kayo, Panginoon, maabot, Lord, ng aming gobyerno, yung mga taong hindi kayang maabot, Lord, ng mga tao. Kaya, opo, kaya Diyos, pinagkakatiwala po namin
aming mga sarili sa inyo, aming pananampalataya na kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy, O Diyos, na binging Diyos ang aming buhay. Ganun din po, Panginoon, sa aming mensahe na maririnig ngayong umagang ito, tuloy na buksan niyo po ang aming puso at isipan. Hindi lamang matutunan namin, Panginoon, git sa lahat, Lord, may apply po namin sa aming buhay upang sa ganun, Lord, mabatid po namin at makakasunod po kami, Panginoon, sa inyong kalooban. Patuloy na kayo po ang siyang kumilos, Panginoon, na maghahatid ng mensahe. Patuloy, O Diyos, siya'y dumipende, Panginoon, sa kanyang kakayahan, hindi po sa kanyang karunungan. Kaya po salamat, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kaming sama-sama nagbuklod upang magpuri, sumamba, Panginoon, sa inyo. At patuloy na kumikilala sa inyong kabanalan, kataasan, Panginoon, bilang Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po at isang mapagpalang bagong buwan na siyang huling buwan din ng taong ito. Napakabilis ng taong 2024 at ilang sandali lang ngayon kumakain na tayo ng fruit salad at naaamoy na natin ang mga luto sa kusina sa mga ilang sandali na lang. Ano? Lalo-lalo na sa ating mga Pinoy, mas maaga ang ating paghahanda. Nandiyan na rin yung mga celebration, mga meetups, ano, mga reunion na ginagawa din ng December. But sa dami ng mga pangyayari, we must not forget how we really carry the name of Jesus, ano? Yun actually ang ibig sabihin ng the bearer of God's image, ano? We are not just made in God's image, we're also bearers of God's image. Meaning, dala-dala natin. Ano? Lalo-lalo na bilang mga Kristiyano, hindi nilang in general as God's image, but as Christians, ano? As followers of Jesus. And that's why mahalaga na itong buwan na to is also a new theme for all of us. Ang tema natin sa buwan na to is proclaiming the King. Ano? And we might think agad-agad proclaiming the King is yung parang may hawak kang megaphone agad, ano, in the streets. That could be. That's part of it. Pero there are other things, there are other factors na kailangan nating pahalagahan din when it comes to pagpapahayag tungkol sa ating hari. So, we are in a new theme, Proclaiming the King, at ang aking mensahe sa umagang ito ay pinamagatang The King from the Heavens. Now, isa sa mga dahilan, actually, mabigat na yung dahilan kung bakit ang daming kulto, sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, and dapat proud tayong Pinoy, ano, na kahit yung mga kulto natin sa Pilipinas, eh, na sumisikat sa ibang bansa, hinahabol ng FBI. Yung mga kulto, bakit ang daming kulto? It's because nawawala sila sa totoong pagpapakilala kay Jesus. Sa totoong identity ni Jesus. Ano? Now, hindi lang naman to sa mga kulto eh. Even sa loob ng Christianity, ano, there are also misses representations of Jesus. How He is introduced to people. There are also misrepresentations in terms of how kung ano yung hina-highlight sa kanyang pagkatao o sa kanyang pagka-Diyos o sa kanyang for Jesus Himself. Ano bang hina-highlight natin sa pagiging Jesus? Ano? Sa pagiging Kristo ni Jesus o sa pagiging Diyos niya o sa pagiging Savior niya, whatever, ano. There are certain things na na-highlight sa kanya na when it becomes too overwhelming, nawawala sa core ng pagkakilala talaga dapat kay Kristo o kaya kung paano talaga siya pinapahayag
yung pinakasentro ng ebanghelyo na tinatawag natin. Now that's why we are always inviting ourselves. Tayo mismo, imbitahin natin sarili natin, let's go back to the Bible. Balikan natin sinasabi ng scriptures. Sino ba si Jesus? Ano ba pinapahayag ng ebanghelyo tungkol kay Jesus? And actually, meron tayong katatapos ng nitong nakaraang mga buwan, no, equipping sessions na ang pinamagatan natin na why or what is the gospel. Doon, mas nakita natin, ano ba talagang pinakasentro ng ebanghelyo? What is the central message of the gospel na sadly, wala sa mga representations, wala sa pagpapahayag ng pag-share ng gospel, pag-evangelize. Sadly, pinakamahalaga at pinakasentro, bakit ko nasabi din, yun ang sinasabi ng Bible eh. Paulit-ulit yun ang sinasabi ng Bible, pero pagdating ng modern Christianity, ang na-highlight ay yung pagpunta somewhere else, when we die. Na hindi naman yun yung point ng evangelism ng panahon nila Christ, ng panahon ni Jesus Christ, panahon nila Paul, panahon ng mga apostles, even sa Acts ng early Christians, hindi mo siya masyadong mapapansin because that's not the point. But today, isa sa mga dadaanan natin, hindi yung pinag-usapan namin sa equipping sessions na what is the gospel, kundi titingnan natin yung pinakaunang proklamasyon. Na pag-uusapan natin yung pagpo-proclaim sa King. Now, pag-usapan natin sa mga ito, ang pinakaunang proclamation kung sino si Jesus. The very first formal proclamation, at least in the Gospel of Luke, titignan natin paano ba pinapakilala si Jesus. And kung paano siya unang pinakilala, napakahalaga nun. Kasi it tells us kung sino talaga siya mula umpisa pa lang at kung pwede nating expect sa kanyang pamumuhay, hanggang sa kanyang pagbuo ng mga disciples, hanggang sa mag-establish siya ng simbahan, hanggang sa kung anong inutos niya na Great Commission para sa mga disipulo niya. Mahalaga yun. Now, this is very unlike sa mga leaders sa panahon na to, sa mga politicians especially na kapag meeting de avance o kaya pag, ang tawag dito, pag kampanya, naku, ang unang mga proklamasyon, most of the time, hindi mo na maririnig sa tuwing nandun na sila sa pwesto. Minsan pa nga, yung kaisa-isa nilang binabandera na plataforma, pagdating ng mismong first 1 year, 2 years, wala na. Tama? Kung anong unang proklamasyon, nawawala. Na babali ang mga pangako. Nasisira yung expectations sa kanila. Pero yun ang binibida nila. Yun nga yung hook kung bakit tayo bumoto sa kanila eh. Pero, sadly, it does not turn out the way we expect them to be. Very unlike Jesus. Because the very first proclamation of Jesus is actually who He is and what we expect Him to be. At nung nandun na siya, ipinanganak na siya, namuhay na siya, nag-ministry na siya hanggang sa mamatay at nabuhay siya ng muli, hanggang sa na-establish ang mga disciples, ang mga apostles sa simbahan, this is the same message na pinaproclaim ng mga disipulo. At makikita natin yung very first proclamation na yon sa proclamation ng sino bang pinakauna nag-proclaim kay Jesus Christ sa New Testament? Guess. Si Gabriel. Si Angel Gabriel. Hindi ba pinapanganak si Jesus? New Testament na to, no? Kasi marami naman sa Old Testament. Eh. Pero pagdating sa New Testament, ang pinakauna nag-mention tungkol kay Jesus ay si Angel Gabriel. Actually, may hint na nung kausap niya si Zacharias. Pero mas formal na proclamation nung kausap na niya si Mary. And very, very timely dahil magpapasko din. Lagi natin itong nire-recall itong story na to pagdating sa buwan o sa kapanahunan ng Pasko, the conversation between Gabriel and Mary, the mother of Jesus. Iniimbitahan ko na po kayo lahat na tumayo. Silipin po natin ang Luke chapter 1 verses, ang focus po natin is 35 to 38, pero para wider context, ay immediate context, basahin na po natin mula verse 26 hanggang 38. Luke
chapter 1, verses 35 to 38. Ano? 26 to 38. Ito po ang sinasabi ni Lucas, ano, sa kanyang pagre-record mula sa kanyang pag-i-interview, pagre-research, pananalangin na mag-gather ang mga story na to, ang ebanghelyong ito tungkol kay Jesus. Now, so verse 26, ito po ang sinasabi. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the sixth month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. And that is the end of our passage. Ano? Makahopo na po tayo, mga kapatid. Actually, hindi po pala verse 35 ang ating focus. And verse 32 hanggang 38 ang ating focus. Verse 32. Now, sinasabi ko kanina, no? Unlike the politicians who proclaim yung plataforma nila, kung sino sila, mga mabubuting identity daw nila, tapos pagdating ng first term nila or first year, second year, wala naman na tayong may hinuha mula, wala nang benefit mula sa mga pangako nila, pagpapakilala nila. They break what they proclaim to be. But Jesus, hindi pa nga siyang nagpakilala eh. It's actually Gabriel, the angel sent by God. At ganito, sa binasa natin, ganito siya pinapakilala. Now, sadly, nire-recall lang natin ito pag Pasko. Di ba? Kung paano siya pinapakilala ni Gabriel. It's as if connected sa Kapaskuhan lang ang balitang ito. Well, this is the actual identity of Jesus. Kasi pinapakilala nga siya kung sino siya eh. It's as if ito yung birth certificate niya eh. Anak siya ni ganito, anak siya ni ganyan, taga ganito siya, Filipino siya, ano? Ganito yung pinakaunang description sa kanya. At hindi ito basta-basta haka-haka. Dahil ang nagbalita, ang nag-proclaim is Angel Gabriel. And equally important is that this announcement of the angel is also proclaimed by the angels nung ipinanganak na siya. "For unto you and to the city is born." Ano? Dinescribe din siya as is. And then pagdating sa nung nabuhay na siya, ganun din ang kanyang proklamasyon. And even sa first Christian sa Acts, and even nung tinitignan ko to, yung proklamasyon ng anghel, pinaralel ko siya sa announcement ni Paul sa Romans chapter 1, and then kung paano niya tinatapos sa Romans chapter 15 to 16. It's almost the same language kung paano siya pinapakilala. And I don't really understand why many people think na iba ang lingwahe ni Paul, iba ang gospel ni Paul sa gospel ni Jesus,
pagdating sa Gospels. When you actually compare, napaka-similar ng announcement, especially sa Romans, na laging binabalikan kapag sinasabi natin, what is the Gospel? Kaya lang, tinitake natin out of context yung mga verses, kaya hindi natin napapansin yung similarity. That Paul was actually introducing Jesus the very same way kung paano pinapakilala si Jesus ng anghel dito sa story na to. Now, mahalaga ito mga kapatid sa ating tema. Kasi ang tema natin is proclaiming the King. Diba? Unang-una, paano mo ipoproclaim yung mali yung pagkakakilala mo? Pangalawa, paano mo ipoproclaim kung hindi ka namumuhay according sa pinapakilala mo? Pangatlo, ano nga ba ang kapamaraanan para maingganyo natin yung iba sa pinapamalita natin? Tama? So, ganun siya kahalaga. And that's why it's very important. Wala naman yata sa ating magsasabi, well, introduction lang naman yan, hindi yan mahalaga. Meron po bang naniniwala na ang pagpapakilala kay Jesus ng anghel na si Gabriel ay hindi mahalaga sa ating pagkakakilala kay Jesus, sa kung paano natin siya ipoproklama at kung paano tayo mamumuhay according sa balitang ito. So itatanong natin mga kapatid, paano nga ba siya pinapakilala? Who is Jesus? There are two things na nangingibabaw sa proklamasyon na ito ni Angel Gabriel. And these two things are actually, sa totoo lang, intertwined as one. Kumbaga, pag binabahagi na ito, itong ebanghelyo na ito ng mga disipulo ni Jesus, ng mga apostol, eventually, nagko-combine na siya. Pero ngayon, tignan lang natin yung dalawang ito. Paghiwalayin muna natin siya, although makikita din natin kung paano talaga siya nag-iisa. Because the two things are, kapatid, ang dalawang bagay tungkol kay Jesus na pinapaalam, pinoproklama ng anghel na ito ay si Jesus daw ay hari. Pangalawa, si Jesus daw ay anak ng Diyos. Jesus is King, Jesus is the Son of God. Now, those two might be two different things, pero sa solusyon na ito, kumbaga, when God sent Jesus, for God so loved the world that He gave the world His only begotten Son, no? Nung pinangyari niya yun, itong dalawang to na ating pag-uusapan ngayon ay pinag-isa. Silipin po natin. Unang-una, sabi ng hari, ni Angel Gabriel, He will be great and will be called the Son of the Most High. Now, yan ay tungkol sa pagiging Son of God ni Jesus. Laktawan muna natin yan. Itong second sentence, ang tungkol sa kung bakit ko sinasabing pinapakilala ng anghel that Jesus is King. Sabi dito ni Angel Gabriel, And the Lord God will give to him the throne of his father David. Now sa atin, sa mindset nating mga tao ngayon, pag pinag-usapan natin yung trono, nagigets naman natin eh, di ba? Pero yung imagination natin, yung perspective natin, hindi na ganun kapareho sa dati na usong-usong mga hari sa panahon nila. So when they hear this language, automatically they know, ito yung haring sinasabi sa Old Testament. Yung kaapu-apuhan ni David na magiging hari. And sabi pa doon, sabi ng anghel, He will reign over the house of Jacob forever. And of His kingdom, there will be no end. Now, alam niyo po ba na all throughout the Old Testament, there is a promised king who will reign with no end, who will reign forever and over. Panahon pa lang ni Moses, and then panahon pa lang ni David, panahon ng mga propeta, even sa panahon ni Daniel, actually si Daniel nakita niya mismo eh, nung nasa Babylonia siya. This is the king na pinapangako who will have no end ang kanyang kaharian. Sabi ni Angel Gabriel,
lahat ng expectations nyo, lahat ng pinangako ng salita ng Diyos sa inyo na may parating na hari, na ang paghahari ay walang hanggan. Mary, yung ipagbubuntis mo, ito yon. Ito yung inaantay niyong hari. Israel's expectation of a king who is linked to the restoration of the kingdom of David, the kingdom of God. Ang inaasahan kasi ng Israel at that time, or wala naman ng Israel at this moment, no? But the Hebrews, ano? The Jews, they're expecting na pag bumalik yung inaabangan nilang hari, may establish ulit yung kaharian ng Diyos. Meaning there will be a nation once again. Yung Israel ay bubuin ulit, i-restore ulit, at sa pamamagitan ng Israel, maghahari ang Diyos. And kung ititrace pa natin itong pangako na ito to Abraham, this nation, this kingdom will be a blessing to all nations. So therefore, itong announcement ni Gabriel ay mahalaga hindi lang sa mga Hudyo, mahalaga para sa ating lahat. Hanggang sa atin ngayon. Kasi itong hari na to ay maghahari ng walang hanggan. At maghahari siya sa lahat ng mga bansa. Kanina may nadaanan na akong Catholic Church at ang pangalan ng parish nila ay Jesus King of the Universe. Totoo yun. That's what it actually means for Jesus to be King. He is the King of all. And His kingdom is of no end. Yan ang pagpapakilala sa Kanya ng anghel. Kung babalikan natin nung panahon ni David, ang sabi mismo ng propeta sa kanya, recalling the words of the Lord, speaking the word of the Lord, sabi, I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you who shall come from your body and will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. This is Old Testament, ha? I will be to him a father, and he shall to me a son. Sabi ng Diyos yun, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Mamaya makikita natin na pinapakilala ni Angel Gabriel si Jesus as the Son of the Most High. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men, but my steadfast love will not depart from him as I took it from Saul, yung king, whom I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. Now this is the prophecy ng panahon ni David. Of course, there are some things here na vague para sa propeta at para kay sa recollection nila. Kasi they don't know who this is eh. Itong hari na to, kaya sinasabi dito, pag nagkasala daw siya, paparusahan siya ng Diyos, ano? O idisiplina siya ng Diyos. But, pagdating ni Jesus, they were actually surprised na si Jesus ang fulfillment ng mga pangakong ito. That Jesus is actually the one who fulfills the announcement that there will be, an announcement from long ago that there will be a king who will reign forever. And syempre, sabi ko nga kanina, mahalaga ito even for us until now. Dahil itong hari na ito ay maghari ng walang hanggan. This king will reign even after we die. Kapag namatay na tayo, itong hari na ito, siya pa rin ang hari. And of course, needless to say, na kahit sino pa ang nag-hari ang mga tao sa mundong ito, the real king, the real lord, the real leader,
is Jesus. And tama lang nasabihin ko yun. Kasi sa panahon nito, pinapaalala sa atin ni Luke na gahari niyan sa Judea ay si Herod. At ang nagahari din yan sa Rome ay actually the Caesar na tinatawag, no? Na magkakaroon pa siya ng si Caesar Augustus na magkakaroon pa ng census, ano? Pagkapanganak mismo nung malapit na ipanganak si Jesus. So it's important to understand yung political context of that time. Kasi binabanggit ni Luke yung mga politiko na naghahari sa panahon na yon. And at the same breath, sasabihin niya, the king is Jesus who will reign forever. Sinabi niya yon while remembering, while telling his readers na ang naghahari sa Judea, si Herod, ang naghahari sa buong ka-empire, sa buong kaharian, ay si Caesar Augustus. Pero make no mistake, ang totoong hari, sinasabi ni Angel Gabriel, at ang haring ito ay hindi matatapos ang kanyang kaharian. Hindi kagaya ni Herod, hindi kagaya ni Caesar Augustus, ang haring ito ay maghahari habang buhay. And his name is Jesus. And Mary, ipagbubuntis mo siya. That's the proclamation of Angel Gabriel. What the angel is saying is that Jesus is the promised king from the line of David who will be ruler forever. And is actually the true ruler kahit pa may mga naghahari-harian sa panahon na yan. At kung he is king forever, kung sino man naghahari-harian sa panahon ngayon, siya ang hari ngayon. Now, mga kapatid, before pa ako pumunta sa next point, I want you to reflect on this. If Jesus is ruling even today because He is ruling forever, tanungin mo nga sarili mo, nasa ng allegiance mo? Now, huwag mong sabihin na, iba naman yung politiko, iba naman si Jesus. Remember, Luke is reminding us na Jesus is King forever in the very context na naghahari-harian si Herod at naghahari-harian si Caesar Augustus. Now, who is your king? Even at a very chaotic political weather, political climate sa Pilipinas, who is your true king? Sino ang hari mo? Kanino ka loyal? Sa pink, sa green, sa pula? O sa haring si Jesus? Mga kapatid, this is the first formal proclamation about Jesus. And it talks about Jesus is King. And He is King over all authority and all throughout eternity. Pangalawang binabanggit ng anghel dito is actually related sa pagiging hari ni Jesus. But kung sino siya. Kasi yung hari, may kinalaman yan sa role niya. Sa rule and sa role. Sa function niya. Pero yung nature niya, kasi pwede naman kahit na sinong tao, pwedeng maghari, di ba? Sino ba yung hari na yan? Well, yung naghahari na yan, si Herodes. Sino yung hari na yan? Yung naghahari na yan ay si Caesar Augustus, pamangking o kamag-anak ni Julius Caesar, ano? Yun yung nature nila. But sino ba tong hari na to na pinapangako? Dito natin malalaman sa pangalawa. Kaya sinasabing, itong parang birth certificate ni Jesus bago pa man siya pinanganak kasi yung anghel mismo nagpakilala. Now, sabi dito ni Angel Gabriel sa verse, saan ba tayo? Sa verse 32, balikan natin yung verse 32. Sabi dito, He will be great and will be called the Son of the Most High. Now, doon pa lang sa He will be great. Actually, pag tinignan natin yung Greek language, yung original manuscript,
hindi he will be great eh. Parang matik that he is great yung impression eh. And hindi basta-basta gagamitin yung phrase na yan of greatness. Dahil sa Hebrew scripture, from Torah to the prophets to the Psalms, chinek ko eh, yung word na yan, it always refer to God. Ano yung word na yan tinutukoy ko? Yung word na kinakanta natin, how great is our God. Kaya natin tinatawag na how great is our God. Of course, we know God is great, but it's also what the Old Testament calls God. This, may kakabit pa nga yan na pangalawang word eh. Great and awesome God. The great and awesome God. And sabi dito ng Angel Gabriel, yung angel na galing sa Diyos, no? Maliban na lang kung traidor tong anghel na to, nung sasabihin niya, pinadala ako ni boss, pero totoo lang, ikaw yung boss. Hindi siya. So parang yung anghel, sabi niya, pinadala ako ng great, tapos itong sanggol, great. Nag-traidor ba? Nag-traidor ba si Angel Gabriel? Or is actually referring to this child as God? Kayo magsabi sa akin. Sabi ni Angel Gabriel, itong baby na to na ipagbubuntis, wala pa, hypothetical pa lang, ipagbubuntis ni Mary will be great. Parang sinasabi ni Angel Gabriel, magiging kagaya siya ng Diyos? Now, yun yung pinaka-least na natin na maintindihan. Of course, alam na natin, bakit, di ba siya naman ng Diyos? Sige, huwag muna tayo mag-jump sa conclusion na yun. Binabalikan lang natin yung formula ng pagpapakilala ng proclamation. Sabi na angel, he will be great. Now, this angel came from the great God. And he is saying, Mary, your child will be great. And then sabi niya, this child, he will be called the Son of the Most High. Pag tinranslate na sa Tagalog, anak, no? Anak ng Diyos. Now, madali nating ma-take for granted yung word na anak ng Diyos, ano? But maraming meanings yung Son of God sa Old Testament. But syempre, totoo na ang pagpapakilala sa kanya, Son of the Most High. He is uniquely related to God. Uniquely related to the Most High. Now, please bear with me kung bakit hindi pa ako agad nag-jump sa conclusion na siya ay Diyos. Tama naman, si Jesus ay Diyos. Yun nga yung point natin eh. Pero bear with me dito sa process ng pag-identify natin kasi sa mindset ni Mary, sa mindset ni Luke, sa mindset ng mga tagapagbasa ng scripture ng panahon na yon, that's out of the world. Wala sa kategory nila na ang Diyos bababa, mag-ipanganganak. Wala sa hinuha nila yon. So please bear with me yung thought process at yung pagpapaliwanag ng angel. He will be the Son of the Most High, anak ng Diyos, pero itong anak ng Diyos, he will be great, just like his father. Ano? Just like his father. Yung mind-blowing na balita, kailan ba kayo nagkaroon ng mind-blowing na balita? Siguro isa sa mga mind-blowing hypothetically sa atin is kapag bigla ka naka-encounter ng alien. Ano? O kaya kapag may nakasalubong ng diwende, ha, totoo pala mga diwende? Pfft! Totoo pala yung manananggal? Pfft! Actually, mas better pa nga yung alien, diwende, tsaka manananggal. Kasi may perspective na tayo doon. Totoo man siya o hindi, may konsepto na tayo doon. Pero Diyos, iba pang anak ng isang babae, 14 years old. Hindi lang mind blown eh. World blown eh. Parang sasabog yung buong worldview eh.
Diba? Naigigits mo ba ako kung gaano siya kalaking balita? Especially ang kausap ni Angel Gabriel. Yung presence na lang ni Angel Gabriel, mind-blowing na eh. Yung balita pa kaya? Kapag sinishare ko nga ito sa Bible study, talagang ikukumpara ko pa nga si Angel Gabriel sa aswang eh. Yung matagal mo nang naririnig, haka-haka mula noon pa man sa mga kaninunuan mo yan, pero never mo pang nakita until one night, nabukas ka ng ref, pagsara mo, biglang may nakatayo dyan. Ganun ang pakiramdam ni Mary. Naririnig na niya yung maanghel all throughout his life, her life, even sa mga kaninunuan nila, wala pa siya nakikita anghel ever. Pero nakikwento na sa kanya. And then one time, nakaupo siya sa bahay nila sa gabi, nag-aantay ng progress ng engagement niya with Joseph. Tapos biglang, Mary. Naranasin niyo ba yun? Biglang, Kuya Anton. Natutulog sa gabi, biglang merong yumugyog sa kanya. No? Yung ganun pakiramda. Yun na lang eh, yung presensya na lang ng anghel. It's very mind-blowing. Tapos sasabihin niya pa, Mary, yung nagpadala sa akin, kilala mo na yung boss ko, si God? Magbubuntis ka. Sabi niya, at yung pagbubuntis mo, anak niya, at yung pagbubuntis mo ay great. Kung paano ko siya dinidescribe, ganun ko rin siya i-describe. Jesus is the Son of God. Now, the word Son of God, I have to make a disclaimer. Sabi ko nga kanina, iba-iba ang meaning niyan sa Old Testament. At the very least, it means representative ng Diyos. And true enough, Jesus represents God. When you see me, you see God, sabi ni Jesus Christ. At the very least, he can also be the messenger of God. Angel. Spiritual being. Kaya mababasa mo sa Old Testament, the Son of God's may ginawang kababalaghan, nag-intermarry sa mga tao. Ano? At the very least, yun ang meanings. But in this time, Son of God ultimately, hindi pa pala ultimately, immediately means Messiah. Yung Kristo. Which means servant of God who will be king of Israel. No, pag nabasa mo na yung Isaiah, actually nagbabasa ako ngayon sa Isaiah, nagpe-prepare ako ngayon sa magiging equipping sessions namin about Isaiah. And this theme of the Messiah nandyan, sumisigaw sa karamihan ng chapter sa Isaiah. Son of God also means Messiah. So kaya ako pinipigilan na mag-jump into conclusions agad tayo na pag sinabing anak ng Diyos, Son of God, Diyos siya! Tama, pero hindi agad-agad yun ang maiisip ng mga tao. Now, sige, punta na tayo doon. Si Luke, who is writing this language, pag binasa niyo po ba yung mismong newspaper o pag napanood niyo po ba yung balita sa radyo, nangyayari po ba yun? Live po ba yun? Paano pag hindi live? Ibig sabihin, nangyari yun kahapon. Tama? O nangyari yun ng isang linggo or kung development ng isang case, nangyari nung last year. Tama? Madalas, kapag hindi naman naka-indicate na live, ang balita ay later on na. And si Luke ay isang newscaster. Imagine natin. Si Luke, nag-research, sabi niya yun. Hindi ako nag-iimbento at hindi rin nag-iimbento si Luke. Nag-research siya. Nasa chapter 1 yun, mababasa yun. Basahin niyo chapter 1, 1 to 4. Nag-research siya. Nag-interview siya. At historian si Luke. That's why ginawa niya yun. So ibig sabihin, nung binabalita ito ni Luke sa atin, wala siya doon sa kwarto at para nakikinood kay Mary at kay Angel. Oo. Mga guys, sabi niya, ha, tinitext ko sa inyo ngayon, hindi ganun, hindi blow-by-blow live account ito. Meaning, nakwento na ito kay Luke, na-research na ito ni Luke, and nag-i-exist na ang simbahan
ni Kristo. So, nakapag-develop na ng theology, ng doctrines, ang simbahan nung sinulat ito ni Luke. Ano ba ang ibig mo sabihin, Kuya Kit? Ibig sabihin, nakapag-categorize na sila ng mga bagay-bagay, nakapag-reflect na sila, napagtugma-tugma na nila ang mga teachings ni Jesus Christ. Teachings ni Jesus Christ sa kanila at teachings ni Jesus Christ sa Old Testament, teachings ni Jesus Christ nung nag-resurrect siya, teachings ni Jesus Christ kay Paul directly, at si Paul at si Luke ay close, at si Luke ay nakapag-interview na ng maraming tao. Kung inabutan niya pa si Mary, baka na-interview niya pa si Mary mismo. Ano nga ibig mo sabihin, Kuya Kit? Ang ibig ko sabihin, nung sinulat ito ni Luke, na-develop na ang theology nila. Meaning, kapag binanggit itong Son of God, Son of the Most High, it also includes the doctrine that the early church believes. Na ano? That Jesus, the King, is not just the Messiah who is supposed to be a servant of God, who is supposed to be a human being, which is also true kay Jesus, tama, di ba? But is also the divine Son of God, anak ng Diyos na Diyos. Kaya ako nag-introduce kanina as yung mga kulto nagkakaiba-iba ng intindi. Kasi natitake nila out of context yung mga ganitong proklamasyon. Yung mga kulto na nagsasabing hindi Diyos si Jesus, hindi nila naiintindihan ito. But this is important. Jesus is God. He is the Son of the Most High. Now, there are actually, daanan na natin, four quick things kung bakit sinasabi ni Angel Gabriel na Diyos si God. One, Mary will conceive Jesus as a virgin. Meaning, extraordinary ang pagbubuntis kay Jesus. He will not go through yung proseso ng pagkabuntis kagaya natin, nating mga ordinaryong tao, kagaya ni Kera at ni Maiga na nakapanganak lang, ano? Ni Kaden na ipinanganak, at ni Kisig na ipinanganak. Jesus is extraordinarily, paano ba yung term na ipinagbuntis? Kalimutan ko sa English. Ipinagbuntis siya extraordinarily. That's one. Two is that, sabi ng ni Angel Gabriel, the Holy Spirit will come upon Mary. Yung mag-i-initiate ay yung banal na Espiritu, which is God. This is purely divine work. Ang gagawa ng milagrong ito, milagro nga siya, ay ang Diyos. Si Mary will just be a carrier para ipanganak si Jesus. Now, meron din yung significance. Pwede namang bigla na lang bumaba si Jesus as Son of God, di ba? But may significance yun kung bakit kailangan si Mary doon. But that's for another discussion. But the point is, it's God's initiative, it's God's power, it's God's work. Ang kapanganak, ang pagbubuntis pa lang mismo ni Jesus. Pangatlo, sabi ng angel, the power of the Most High will overshadow Mary. Meaning, God Himself, with His sovereign power, with His presence, will oversee this miracle. Siya na nga yung kikilos, siya pa yung manager. Siya pa magsusupervise. All these things tell us that Jesus will be formed and will be born in a very unique way because it will be the work of God alone. Therefore, the child is holy or set apart for God. This is the Son of God.
nasasabihin na iba, ah, kulang yan eh. Pagpunta mo ng Romans, si Paul will have another argument kung bakit Son of God si Jesus Christ. Iaangkala na niya yun sa resurrection. Not to the virgin birth. But for now, sabi ni Luke, ito yung mga pruweba that Jesus is the Son of God. Not Son of Joseph. Well, He is, humanly speaking, but His divine nature, He is God. The Son of God, the Most High. Kaya naman, sabi ni Angel Gabriel, itong baby will be great. He will be called great. And He will be called the Son of the Most High. Anak ng, ano ba Tagalog ng Most High? Kataas-taasan. Na elsewhere sa New Testament, pagdating sa mga apostles, meaning nakapag-develop na sila ng doktrina, ng theology, nakapag-reflect na sila kung sino talaga si Jesus, yung Most High na yan na tinatawag kay God the Father, ikakabit na rin nila kay Jesus. Jesus the Most High. Ha, dalawa na ang Diyos. Doon papasok ang usapin ng Trinity. Now, kukomplikado pa yung message natin at haba pag ipasok natin yung Trinity. Pero doon, mga kapatid, kung bakit natin pinaninindigan na may Trinity, kasi ang komplikado noon. Kasi Jesus Himself is God. And God the Father is also God. But there is just one true God. Now, yun pa lang, mayroon lang tayong second step sa Trinity. But for now, let's remember sa pinakaunang proklamasyon kung sino si Jesus, sabi ng anghel na padala ng Diyos, si Jesus ay Diyos. Now, pagdating mo kay John, the Gospel of John, mas ano yun, mas rekta si John, mas prangka, mas direct to the point si John. Si Jesus, Diyos. itong word, Diyos. Pero dito kay Luke, pinapakita niya sa atin even yung kapanganakan, yung pagbubuntis, yung announcement, Jesus is God. Mga kapatid, mahalaga sa pagpuproklama, even sa atin, sarili, at sa ibang tao na rin, na maalala natin na ito ang sentro kung sino si Jesus. He is King and He is God. And mahalaga yun na maintindihan natin yung pagkakaisa ng dalawang yan. That God Himself became King. Ang Diyos mismo naghari. Well, one, why? Because yung Israel, they failed. Badly. They failed very badly. And kung masyado mong ina-idolize ang Israel, basahin mo na yung Old Testament kung paano kinikriticize ang Israel. And kung paano si Jesus mismo kinikriticize ang Israel. Now, it doesn't mean that Israel is not important. It only means Israel needs discipline sa panahon nila. And because Israel failed, Jesus, the true Israel, fulfilled that. And Jesus is God. Meaning, kung anong hindi nagampanan ng mga supposed to be chosen niya, chosen nation who will bless the nations, nag-fail sila of becoming the chosen nation, of becoming a blessing to many nations. Sabi ni God, ako na nga. Well, syempre na, in His sovereignty, ito na yung plan niya ever since. Pero sa perspective natin, siya na mismo yung bumaba. Siya na mismo ang gumanap ng pagiging hari na hindi magampanan ng kahit na sinong hari na itinayo, itinanghal sa Israel. Now, hindi naman to change of mind kasi sa Old Testament pa lang, kay Moses pa lang. Actually, kung magiging loose ka sa Genesis pa lang, nandun na yung pangako na yan. Jesus will come. God Himself will be King. And this King will be a blessing to the many nations, and He will save peoples
many people. He will save the world. He is sent for the world. And sino itong hari na to? God Himself. God Himself. That's why He is great. But for now, huwag nating i-shortcut ano, yung understanding natin. Kasi malinaw na sa atin that there's God the Father and there is Jesus the Son of God. And so this Son of God is now reigning forever. He is now reigning. Now, may kinalaman ito. Mahalaga ang kinalaman ito sa kung paano natin ipuproklama ang hari. Because it is important how we know Him. Kung paano mo siya nakikilala. Pwede namang marami kang alam sa isang bagay, pero mali pala. Tama? Mali pala intindi mo. Pwede namang nakapagtayo ka na ng movement, ng ministry, maraming mga simbahan o mga religious sect na nabubuo, pero mali yung pagkakaunawa nila kay Jesus. But if we go back to the scriptures, how He is introduced, umpisa pa lang kay Angel Gabriel hanggang sa Revelation, ano? Or kung magbabacktrack ka pa papuntang Old Testament, na siyang pinagbasehan lang din naman ng New Testament, this is how Jesus is introduced. He is God who came down to restore the kingdom of God. Siya mismo. Ano? Kaya nga, kung ano-ano ng mga language ang ginamit ng New Testament to emphasize this truth, sabi ni Matthew, Emmanuel, God with us. Sabi ni John, for God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Or sa original language, God is the Word. Siya mismo si Jesus. kung strictly speaking, iintindihin mo yun siya. And then this Word made this dwelling among us. Sinasabi ni John, wala na dun sa kalangit-langitan, wala na sa templo sa Jerusalem. He made this dwelling among us. Sabi ni John, kami na mga disipulo, we saw Him full of grace and truth. Na si Moses, hindi niya nakita yun. Na kailangan pa magtabon ng mukha ni Moses. It was vague for Moses, who is the very first man to climb, si Abraham, si Noah, umakit ng mountain, minit si God, pero hindi face to face. It was Moses himself, no, na talagang nandun sa taas at nakasalamuha ang Diyos. And sabi ni John, no, itong Diyos sa kalangit-langitan, bumaba, made this dwelling among us. Yung dwelling na yon, yung word na yon, is actually the translation for temple. He made this temple among us. Saan? Sa Jerusalem? Hindi. Among us. Sa atin. Sa mga disipulo. Sabi ni Matthew, God with us. Sabi ni John, He made this dwelling among us. In flesh. Sabi ni Luke, well, siya yung naghahari ngayon. And emphasize Luke. Ang Diyos mismo ang naghahari sa atin. Now, it's important, mga kapatid, when we proclaim Jesus. Why? Kasi kapag malinaw sa iyo kung paano pinapakilala ni Angel Gabriel si Jesus, every time you see the word gospel, every time you see the word good news, every time you say the word preaching the good news, evangelize, which is actually one word sa Greek, it's always about the kingship of Jesus. Always! Trust me, pinagdaanan namin yan sa equipping sessions. It's always about Jesus being King. The gospel, Jesus being King. Jesus is King. Jesus is King of all kings. Yan naman ang pangako pa mula Old Testament eh. Yan lang din naman ang binabalita sa New Testament sa totoo lang. Jesus is King. Jesus is Lord. The same language. Potato, potata. Ay, tomato, tomato. Same wordings. Same language. Jesus is King. That's the very core of the gospel. Now,
Alam niyo naman na to eh. But I just have to remind you na ang pinakaunang formal proclamation sa kung sino si Jesus, ito yun. The angel mismo na galing sa Diyos. He is King. Now, paano ba natin ito pinaproklama? Siyempre, kung paano natin siya mas nakikilala. Di ba? Again, you will misrepresent Him if you don't know Him. And sadly, ang dami nagmi-misrepresent sa Kanya. Una, nandiyan yung mga kulto. Pangalawa, even well-meaning Christians can misrepresent Jesus if we don't know enough about Him. Kung hindi lumalalim yung relationship natin sa Kanya, which leads us to the next point. Paano mo ipoproklama si Jesus Christ? Well, how do you behave under His rule? Di ba? Sabi ni Jesus Christ, makikilala kayo bilang mga disciples ko kung paano kayo magmahalan. They will know that you are my disciples. Kung paano kayo nagkakaisa, kung paano kayo nag-iibigan, meaning how you behave under my rulership. Habang nagahari siya sa atin, paano ba tayo nagbe-behave? Ito, lalong-lalo na ngayon, palagi sinasabi ni Julie kay Kara, Kara makinig yan, sinasabi ni Julie lagi kay Kara, para kang walang nanay. Sinabi niyo na rin ba yung sa mga anak niyo? Para kang walang nanay. Sino po dito nakapagsabi na sa anak na, para kang walang nanay? Ayan, si Ate Sally. Para kang walang nanay. Ibig ba sabihin na wala talagang nanay? Hindi. Ibig sabihin lang nun, may nanay, pero parang walang nanay. Kasi yung anak, nagbe-behave, kagaya ngayon, hindi, joke lang, kagaya ngayon, na walang nanay. So, minsan, actually, madalas, ang mga Kristiyano, parang walang hari. Parang walang Diyos. So when we proclaim Jesus to the world, make sure that we're living as if you are following the King. Diba? Basic lang naman yun eh. Pag nag-hire, tumutulong ka ng recruitment sa kumpanya mo, uy, may recruitment sa amin. O talaga? Kamusta naman? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga naiintindihan yung mga policy sa kumpanya namin eh. Hindi ko nga masyadong kilala yung boss namin dun. Hindi ko nga gusto yung boss namin. Hindi ako sumusunod sa boss namin. Pero sige, punta ka lang. Ganun ba tayo maging ganyo sa Christianity? Ganun ba natin pinapakilala yung hari natin? Napakabuti ng aming hari. O kamusta ka naman? Huwag mo na akong isipin. Basta ikaw pumunta ka na sa hari. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Our behaviors, our lives are actually reflection of the good news. Hindi yun yung mismong good news because the good news is Jesus is King and He has come to save the world with His goodness, with His mercy, with His compassion, with His justice. But, how do you live your life under the King? Kaya nga yung kabuuang tema natin sa taong ito is living for the King. So if we don't live for the King, you can't proclaim the King. Our behavior will tell as much as we. Actually, minsan pa nga, more than words can say. Our lives are actually speaking louder than our words. Kahit pa paulit-ulit pa sabihin ng ilang mga Christians na hindi, ang gospel is share mo by word. Yung testimonya mo, hindi yan importante. Ang makakapag-convert sa mga tao, yung proklamasyon mo. Well, basahin mo si Paul. Sabi niya, I have proclaimed fully the gospel by word and by deed. Si Paul mismo nagsabi noon, pinoproklama niya si Jesus sa salita at sa pamumuhay. Well, it's true na hindi mababago yung katotohanan, pero maapektuhan ang pag-unawa ng ibang tao sa pagkakakilala nila kay Jesus kung yung nagkukwento tungkol kay Jesus ay parang walang hari. So how we proclaim? We know Jesus, we develop our relationship with Him, and then pangalawa, yung relationship na yan sa Kanya sa pagkakilala natin, naapektuhan din yung pamumuhay natin. And then pangatlo, kung paano natin ini-encourage yung iba to live under His rule. Meaning, kailangan natin ng persuasion.
Persuasion means more than just explanation. Maraming magagaling magpaliwanag pero hindi magaling mag-persuade. Hindi convincing. At may kinalaman yung behavior natin doon. Pero more than just individual Christians, the most persuasive truth that Jesus is King, aside from yung sasabihin mo that Jesus is King, is yung simbahan. Yung mga disipulo ni Jesus. Yung sabi ni Jesus Christ, the world will know that you are my disciples. Maikilala kayo, maikilala ako, maikilala tayo kung kayo ay nagmamahalan, kung kayo ay nagkakaisa. How do we encourage others to live under His rule? We must be open doors. Hindi mga gatekeepers. Of course, we must defend the truth. Of course, we must protect the purity, the holiness of the church. But the real meaning of church is the gathered sinners of God. Diba? As sinners of God. The sinners who are called by God. So meaning, kung paano tayo nagkakaisa despite our differences. Kung paano tayo nagmamahalan despite yung mga problema natin sa isa't isa. O yung problema ng karakteristik na isang tao. No? Mamahalin mo para siya at paglilingkuran mo para siya. Regardless. At kung sino man na bagong darating, sino pa man siya, maging sino ka man, kung paano ka tinanggap ni Jesus, ganun mo rin siya tatanggapin. That's persuasion. Hindi puro salita lamang. And that's the problem with so many evangelisms these days. Dahil nakaangkla lang sa salita. Kaya sa totoo lang, yung binibilang ng marami na mga tumatanggap kay Jesus ay napakalayo sa katotohanan ng mga totoong nagiging Kristiyano. At yung iba, nagiging Kristiyano nga, pero nawawala sa simbahan dahil hindi nila may pag-connect yung nakikita nila sa loob ng simbahan. Which is sad. Now, tell me again na hindi mahalaga yung testimony natin. Tell me again na hindi mahalaga yung pamumuhay natin sa pagbabalita sa kung sino si Jesus. Sa kaligtasang daladala niya. That this God came down to be King. And this King is mighty to save anyone. Kahit ano pa man mga kasalanan niya. Kahit sino pa man siya. Kahit saan pa man siya nanggaling o ano pa man ang mga nagawa niya. It's something that we should always reflect. Who are you? Paano ka tinanggap ni Jesus? And then, yung iba nating nakakasama, yung mga kapatiran na nga lang natin eh, practice na natin dito sa loob ng simbahan kung paano mo mamahalin, tatanggapin yung kapatid mo. Nakakasama na mo na yan palagi. Paano pa kaya yung bigla mong makikilala somewhere else and sisharean mo ng gospel. Tapos, malaman-laman mo, naku, iba pala kami ng political views. Lagot! Sisharean mo ng gospel, tapos naku, hindi ko gusto yung ugali. Naku, ang daming tato. Naku, may history sa addiction. Eh naku, galing sa lugar na ayoko. Now, paano ngayon ipapamuhay yung gospel na yan? Paano ka magiging persuasive sa pagpuproklama? That's why I said, proclamation is more than words. Because nanggaling mismo kay Jesus, nanggaling mismo sa salita ng mga apostol, you can't divorce words and works sa evangelism. You can try, yes, pwede naman. But, ang pangit ng ending nun. Kasi madi-discourage yung mga na-convert.
madidisappoint. And sadly, yung iba, magbabackslide. Kung totoo man yung term na yan. Sir, yung iba, mapapareflect. Ano ba itong pinasukan ko? Totoo ba talaga si Jesus? Totoo ba talaga yung Ebanghelyo na may naghahari sa buong mundo sa sangsinukob ng walang hanggan? Eh, itong mga nakakasama ko, parang walang hari. So mga kapatid, let us live for the King. And then, we can proclaim the King. Hindi naman perfection ang inaatin natin, ang ini-achieve, ang ini-aim natin eh. No. Jesus or Paul and the other apostles did not tell us na kailangan perfect ka na bago ka mag-proclaim. There's a certain consistency lang sa lakad natin, sa pamumuhay natin. Ano, mga kapatid? And we can only do that by the grace of God. The same way na kung paano pinoclaim si Jesus is by the grace of God. By the angel, mas lalong-lalong tayo mismo, we need the grace of God to proclaim Jesus Christ as the King of this world, as the true hope of this world. Ano? Lastly, di ba kahapon, Bonifacio Day. At yung isa sa mga pen name ni Andres Bonifacio ay May Pag-asa. And one of my favorite movies sa Star Wars, Rogue One, sabi doon ng isang character, rebellions are built on hope. Sa mundong ito na sobrang chaotic, hindi lang sa labas ng bansa, kahit sa loob ng bansa. Minsan pa nga sa mga loob ng mga tahanan natin, sa loob ng mga komunidad, sa loob ng mga trabaho, sa mismong karir mo, sa mismong pag-aaral mo. But there's this one true hope. No, hindi si Bonifacio. Thank you, Bonifacio, sa kanyang serbisyo sa bansa. Pero the only true hope that will last, hindi mamamatay, hindi tatraydorin ng ibang kaalyansa. I'm talking about Bonifacio, hindi yung mga political leaders. Hindi maglalaho ang paghahari, ang kapangyarihan, at ang kabutihan. The only true hope is this King. That's why, from then, from the past until now, and even until forever, there's one true hope na dapat nating ipapahayag. And that is King Jesus. Dahil malaga ang sinabi ng anghel, na sinasabi ng Old Testament, na sinasabi ng lahat, from old to the new, that Jesus will reign and His kingdom will have no end. Babagsak ang mga leaders ngayon. People will rise and fall. Leaders will rise and fall. Governments will rise and fall. Companies will rise and fall. Nations will rise and fall. But the real King, the true King of this universe, the one who created this universe, will remain King. Make sure your allegiance is with Him. Make sure you will find salvation in no other name, kundi kay Jesus lang. Make sure that you will call upon the name of the Lord for salvation, for forgiveness of our sins, for hope for the future, for steadfast love and courage and joy from Jesus our King, from Jesus the Son of God alone. That child who we will celebrate this month, that kind child, pero He has the power of a God. Of God. He is God. So, tandaan natin yan, mga kapatid. Let's reflect on that. Ipamuhay natin ang katotohanan na tayo ay may hari, at ipamahagi natin na sa haring yan, may kaligtasan, may kapatawaran, may pag-asa, and lasting peace.
At ang haring niyan, mga kapatid, hindi yan authoritarian. Ang haring yan, hindi yan mag-expect na ipagtatanggol lang siya ng kanyang mga supporters. Hindi yan mag-expect na upo lang siya comfortably sa kanyang trono. In fact, bumaba nga siya nung pinanganak siya. At nung kinailangang mamatay siya, he offered his life. Hindi siya nag-offer ng death threat. Siyang tumanggap ng death threat. Siyang namatay. Tinanggap niya yung punishment ng kasalanan na tayong gumawa. Tinanggap niya yung kasamaan na tayo ang nagumpisa. Tinanggap niya ang kamatayan na nararapat sa atin. At sa araw na ito, kagaya na lagi nating ginagawa, aalalahanin muli natin ang katotohanan yan. Sa ating pagbabahagi, paikilahok sa banal na hapunan. Ang lahat ng mananampalataya ni Kristo na naniniwala sa halaga ng kamatayan ni Jesus, inaanyayahan ko po kayo na tumanggap ng mga elementong ito na magpapaalala ng katawan at dugo ni Jesus. At kung kayo man ay mayroong mga pag-alinlangan at sa tingin mo, oh Diyos, mayroon akong mga kailangang isuko sa iyo na kasalanan, you can do it now. Kung ikaw ay nabibigatan, nagugulumihanan, ask God to search your heart now. Let this moment be a fresh moment of connecting with God's grace. You know you're a child of God. Pero the trials currently, yung mga pinagdadaanan natin currently at mga nagawa natin, our emotions are muddled. Our affections for God is being pulled away by our problems and our sins. Kapatid, pray this moment. Pray that God will make our minds and hearts clear to receive His grace. To